Good morning, guys. Wala tayo ngayon. May chicken ako. Pero konti lang yung chicken. 2. Ako lang naman. 3. Chicken. 4. 5. 6. Yan, tama na yan. Tapos repolyo. Tapos kusa. Mayaman kami sa sibuyas. Bawang to, ground na garlic, tapos kinaskas na ginger o sibuyas. Pamamagahan ko lang yan. Gusto ko ng sabahang huwag, kaya ako nagluto. Kanin ko. Ha? Kanin yan. Pwede na palang mabuksan. Kasurap naman yung kanin na yan. Tingnan natin yung muna. Yum. Kung mat. Tapos, lutuan natin yung alaga ko na.
Okay, nasangkot siya na. Pwede na natin sabawin. Nang matapos na. Okay. Sabawin siya. Pwede na natin ito para lumamitap. Yan na, ilang minuto na lang matatapos na ang ating tinola. Tapos maglilinis na ako. Pero kakain muna ako. Kakasal na kasi yung dalaga ko rin. I-flex ko pala yung gagamitin niya sa kasal. After 1 month, magsisidatingan dito yung mga bisita niya. May bride party, ganun. Yan, mga gagamitin. Yan, lahat mga bote yan. Lagyan ng tubig, tapos lalagyan ng floating candle. Kakasal na kasi siya. Sobrang kilig kami kahapon ng binalita sa akin. Tili kami ng tili. Tapos sasabihin, masaya ka ba? Siyempre masaya ako kasi soon magkakaroon na kami ng baby dito. May iyak-iyak na. Gutom na ako. Pwede na siguro ito. Lagay na natin yung repolyo. Para makakain na tayo. Anong oras na? 9:41. Kulang yung magic niya. Kaya mga kalalabs, parang madalian kayong makapagluto agad ng mga ulam nyo ganun. Magdagdag na kayo ng isang manok. Tapos i-freezer nyo. Ganito lang kaliliit. Para alam nila na sa inyo. Kung hindi stricto ang nanay nyo. I mean yung amo nyo babae. O yan o. Marami-rami pa yan. Para sa susunod mag-aboto ko tayo. Ma-open ko lang. Nalulungkot ako sa kabayan natin na namatay sa quiet. Namatay na nga siya, ginahasa, sinasagasaan ng dalawang beses. Tapos
sinunog. Tapos ang dami kong nababasa sa comment. Kiso malandi daw kung ano-ano nang masasakit na sinasabi. Patay na nga yung tao. Di ba pwedeng makiramay na lang, tumahimik na lang, pagdasal na lang mo na makamit yung justisya na para sa kanya. Di ba? Hindi naman lahat ng lahat na magti-TikTok na parang masaya, na parang in love eh. Gusto na niya yung nangyayari. Hindi ba pwedeng takpan lang niya sa pagiging masayahin niya sa video, sa TikTok, yung mga nararanasan niya para hindi mag-alala yung pamilya niya. Di ba ganun naman tayo mga OFW? Kailangan nating magpanggap. Mga sinungaling nga daw tayo, di ba? Nalulungkot lang ako. Ang dami-dami nilang nuhusgahan na siya agad. Ayun. Hindi ko na mapigilan yung emotion ko kagabi. Nire-replyan ko sila sa mga comment nila sa TikTok. Kahit sa Facebook. Wala tayong karapatan na humusga sa isang tao kung ano nangyari sa kanya. Kung ginusto man niya or whatever, di ba? Hindi talaga natin matatanggal sa isang sa mga kalahi natin din. Kapwa natin kababayan niya. I mean, kapwa Pinoy natin. Kapwa sigagan mo, ibabash mo, katay na nga yung tao. Porque saya-saya lang niya sa TikTok, ganoon. O ano na yun, napahaba na yung video ko. At konting kulo pa. Kain na ako. Alalabas, magbabay na muna ako. Bye! Pasensya na sa mga na-share ko na about dun sa kabayan natin. Nalulungkot lang ako sa mga nababasa ko kasi hindi ko rin maiwasan. Bye-bye. Thank you.